consultant na organisa doon sa Sulu. Ang taon involved ay about 1450. Ang pinakaunang sultan ay si Said Shariful Hashim, known as Sultan Abu Bakar. Matalino daw ito at masyado siyang payos, masyado siyang mapagdasal. Kaya't sa galing niya at saka sa parang sincerity na tagline niya, unang ginawa niya ay ang pagkasunduin yung mga Buranon at yung mga Parianon. At nagtagumpay nga siya. At may kwento nga dito. Ang unang ginawa niya ay pinadalhan niya nung pagkain yung mga taga-bundok. So dahil may away sa mga panahon na yon, hindi kumakain yung mga taga-bundok. Akala nila may lason. So ang ginawa ng mga taga-bundok ay pinakain nila sa aso. Eh, nung makita nila, hindi pala namatay ang aso, namangha sila. Bakit sila binigyan ng pagkain? So, yun, namangha sila at gumaan na ang loob nila. Hanggat tuloy-tuloy na sila, bali, na-convert ni Shariful Hashim at naging Muslim. So, doon, bali, ang hudyat ng pagwakas ng mahabang panahon na alitan ng mga Buranon at saka ng mga Parianon. At sinunda yun ng pag-islamize ng mga iba pang isla sa Sulu Archipelago. Okay ang kwento ni Abu Bakar, ano? Teka muna, ano nga pala ang sultanato? Sultanato, ito ay isang estado. Estadong Islamiko, no? Yung mga Kastila, sinasabi na wala tayong organisasyong politikal bago sila dumating. Sa katunayan, nandun na yung sultanato, no? Ito ay isang sentralisadong kapangyarihan, no? Makikita natin na mayroong sentralisasyon ng kapangyarihan politikal sa sultanato. At meron itong hukbong, pag sinabi nating estado, mayroong burokrasya. At meron itong hukbo, no? Pagka burokrasya, nandun yung may mga tagapayo, no? Merong mga ministro. Ano ang kahalagahan ng sultanato noon? The establishment of the sultanate paved the way in the consolidation of previously fragmented communities. If you are under the sultanate, you are protected by the men of the sultans. At the same time, you can conduct trade beyond your personal interest. You know, you will be like bringing the interest or considering the interest of the whole community. Ang economic activity ng sultanate na ito, dahil na rin sa ugnayan niya sa mga karatig ng Muslim sultanate, ay siyang nagpayaman sa kanya at nagbigay sa kanya ng lakas. At the same kayamanan at lakas ang ginamit niya panggatong sa kanyang pakikibaka nung dumating dito ang mga colonizers. Yun pala ang sekreto ng mga Muslim kung bakit hindi sila nasakop ng mga dayuhan. Bagamat ang kanilang mga barangay ay hiwa-hiwalay, ay pinagbubuklod ito ng iisang pamunuan.